Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila eto nga ang nakakagulat na balita, mga kaibigan. Dahil nagsalita na nga si General at si Attorney Glenn Chong, matatandaan natin na talagang tinututukan nila kung ano nga ba talaga ang nangyaring Smart Magic sa Kababalaghan 2022. Eto nga ang nakakagulat. Dahil may missing daw na 20 million voters at saan nga raw ito nang galing. Kaya naman talagang inimbestigahan ito. Kaya nagkaroon nga raw ng dayaan noong 2022 election. Dito natin makikita na may nangyaring dayaan nga ba talaga sa administrasyon ng Marcos at sino nga ba talaga ito. Talagang sabay-sabay nga natin alamin ang katotohanan kasi mga kaibigan, nakakalungkot nga ngayon administrasyon na ito na tila talamak ang korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Binabawi na talaga nila ang kanilang gastos sa pagbabayad sa mga butante. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na kung ang hangarin nga ng mga pulpolitiko ng mga ito ay paglingkuran ang taong bayan at gumawa ng mabuti ay talagang magkakaisa sila. Ngunit ang nakakalungkot dahil nga kay Lisa Smags at kay Kuting ng Norte ay tila nagsama-sama ang korap na mga opisyalis na ito. Kahit na pag-aaralan natin mga kaibigan, ang kanilang linuklok sa pwesto ay lahat ay may record sa corruption. Bakit nila ito linagay at inalis ang matitino na mga opisyalis na nakapwesto dito? Kasi nga naman pala, may balak silang mangurap at mangulimbat ng kabanang bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So naawa ko talaga sa kanila. So talagang ginawa kong matutulong ko kahit nakalaban niya, tinutulungan ko pa dahil ganun talaga eh, wala tumutulong sa kanila. And isang parati ako nakikipag-usap pati sa mga commanders, bakit ba kayo nandiyan? Ba't kayo lumalaban sa amin? Pareho naman tayong pinaglalaban para sa bayan. Eh, ba't kayo pumapatay ng tao? Ako hindi. Basically, yun ang away na ng commanders. Nakausap ko sila. Eh, hindi ako takot sa kanila. So, yun daw kayo ng ideology. O sige, bahala ko sa buhay niyo. Iwasan na lang kako yung patayan natin. Dahil nalalagasan kayo, nalalagasan din ako. Itigilan natin yun, sabi ko. Kaya lang hindi ako mauna magtigil. Pag aambusin mo ko, dadalhin ko rin kayo. Yun, sabi ko para sa, parati sa kanila. So fortunately, nakalabas naman ako doon sa lugar na safe. Opo. And I want to tell you na I was given a combat promotion to captain nung ama ni Bongbong. Si senior. Bongbong. Yes. Kaya tawag ako doon sa Kapulibas. Yung pala, kakabitan ako ng insignia na kapitan because of my performance sa combat. So it was President Marcos na nagbigay sa akin. So tinatanaw ko naman ng utang na loob yun, pero hindi ko naman kinakalimutan din yung kawalangyayan niya sa bayan. So deserve niyo po yung award na yon. Deserve niyo yon dahil syempre, sabi niyo nga po kanina, you know, yung laban na binabanggit niyo, hindi lang yung laban niyo mag-isa, laban yon government against sa insurgency at doon sa mga rebelde na. Yeah, tama po ba? So talagang pinangaralan kayo ni Pangulong Marcos Senior. So, buong buhay niyo po ay igunugol niyo sa pagtatanggol sa ating mahal na inang bayan. Tama po, sir? Tama po yan. And after my retirement from the service, nagpunta ako sa shipping. And doon sa shipping, naging presidente ako ng National Marine Corporation. And as president of National Marine Corporation and executive director ng Shipping Association, ako yung mismong nagpasok ng bill sa Congress. Kinuusap ko lang yung ano, mga may-ari ng mga shipping companies yung malalaki, sa Boitis, Sulpicio, sila yung mayaman eh. Sabi kong pwede tulungan niyo ako. Pupunta ko sa Congress, dadaling ko itong bill na ginawa ko para matulungan yung industry. Dahil yung government, pinamayaan yung industry for so long. Hindi tinulungan yung industry. So, I need the help ng mga, ano, mga shipowners dahil siyempre, alam mo naman yung mga katpolitiko eh.
Bago yung tumilo, may konting lagay yan eh. Wow. So, sa madaling salita, okay, naglagay kami, pero nakuha ko naman yung gusto ko. Yung shipping, the basic shipping development bill ko, naging Development Act noong 2004. Wow. I'm very proud of that. Dahil hindi naman ako abogado eh. But I know how to write. Ako mismo nagsulat ng bill. Ako rin yung nag-defend ng bill hanggang Congress. Nilifense ako yun. And I'm very happy na for the first time, through my effort, I would say, natulungan ng gobyerno yung shipping industry. Because of that, naging act na. Yes. Pabagsak na ng pabagsak kasi yung shipping industry dahil walang tulong yung gobyerno. So, mga foreigners at mga pasok, talo yung mga lokal. Yung mga barko na lokal, bulok na, sira na, walang kapalit, walang perang pang bili yung lokal eh. So yung ginawa ko, may incentive talaga kami binigay para makapagbagawa ng bagong barko itong mga local ship owners. So I like to think na nakatulong ako ng medyo konti rin, pero malaki rin sa ship industry. Hanggang nag-retire ako doon. So nung mag-retire ako doon, medyo pahinga na until dumating nga itong pagkakataon ito na I have to go back to fighting. Dahil hindi ko nagustuhan yung ano, ito nangyari nga noong 22 election. Ako nagsimula nito sa madaling salita. Ako yung nagsimula, ako yung kaunahang lumaban sa ano sa COMELEC. Okay. So sir, sorry to cut in, sir. So 2022. So dito na kayo no nag-start na, you know, i-aware ang taong bayan na nagkaroon na nga ng dayaan in 2022. Bago natin ituloy-tuloy, Sir Attorney Glenn Chong, paano ba kayo magkakilala ni Colonel Odonyo, Sir Attorney Glenn? Actually, ma'am, meron kaming mga kaibigan na mutual friends and eventually na-connect kami ni Colonel Odonyo, and yun nga, sinabi nga niya sa akin, he's 80 years old and I was amazed, and sabi ko nga, imagine mo mga kababayan, and I'm directing this to all of you who are watching us. Mm-hmm. Kailangan pa ba natin na lolo natin ang makikipaglaban para sa atin, mangunguna sa atin, para lumaban sa kinabukasan, para sa kinabukasan ng bawat Pilipino, yung mga anak po ninyo, yung mga apo po ninyo, kailangan pa ba na si Colonel Odonyo ang mangungulo sa atin, lolo pa ang mangungulo para ilaban ang ating kinabukasan. I mean, the fight against Smartmatic. Because Smartmatic represents a very insidious evil, a very insidious cancer in society that affects us all. At ang purot dulo dito, ganito na lang mga kababayan. Let's put it in a very simple equation. And i-connect ko yan sa humble beginnings ni Colonel Odonyo. Meron siyang kwento sa akin when he was with the PMA, no, nag-aaral pa siya, and it struck me the most. You see, gusto man nating lumaban, like for example, nung magkasama kami ni Mama Harlika the previous na episode, no, sabi ko, yung mga lupa ng mga farmers, kinakamkam ng politiko, kinukuha yung kanilang mga lupa. This is in Gapan, Nueva Ecija, to be precise. No. Gusto man nating lumaban at maglagay tayo ng kandidato na lalaban sa mga tiwaling politiko, sa mga abusadong politiko na siyang nagpapahirap ng taong bayan, hindi ka pwedeng manalo kahit ikampanya mo pa ng husto kung hindi ka nagbabayad sa sindikato. Kung magbabayad ka, then you are no different from the person you are trying to unseat. Tama po ba? Yes. Yung equation, ito, you present yourself as an alternative politician. I don't know, or alternative. There's a difference, mga kababayan, between the term leader and a politician. A politician serves his own interest. Ibibenta ka, tatraidorin ka. Pero a leader leads. Hindi interest niya ang tinitingin niya, interest ng kanakakarami. So, kung gusto mong lumaban, kailangan mo magbayad para manalo ka. Pag nagbayad ka kay Smartmatic at COMELEC, then you are no different than the traditional politician you are trying to unseat. So, pag magbayad ka, then you are tainted already. So, ang kalalabasan, mga kababayan, is parang si Smartmatic
ginagamit yung mga politiko para magnakaw sa atin, sa taong bayan, para ibigay yung pera sa kanila. Sila ang yumayaman. Tayo ang naghihirap. At ikukunit natin yan sa buhay ni Colonel Odonyo when he was still young, when he started from his humble beginnings. Mga kababayan, the equation is simple. The battleground must be defined. Tayong lahat on one side, ang mga tiwalim politiko, si Smart Matic at si Comelec, on the other side, sila ang kalaban natin. Sila ang nagpapahirap sa atin. Ang mga politiko ang ginagamit ni Smart Matic at ni Comelec para magnakaw sa atin. Nanakawin yung pera natin. Tingnan po ninyo, billion-billion ang pondo sa flood control projects. Pero, the flood is always there. Hindi na susulusunan yung floods. Kasi, paborito ang flood control project, yung dredging. Wala namang katalagang, wala namang dredging na nangyayari. Na-dredge ang pera, hindi ang silt. Tinawin natin. Yung dredging project, ang pera ng taong bayan ang nalimas. Ang na-dredge, hindi ang silt ng river, ng kung saan mo kukunin yung para dumalo yung tubig, kaya palaging ba? Now, si Smartmatic, inuutusan yung politiko natin na nakawin yung pera natin para i-deliver sa kanya. That's why I call it a very insidious evil. A very insidious cancer that rots us all from within. So, balik tayo sa buhay ni Colonel Odonyo. Sir, my Queen and A, halos hindi kayo gumagastos para may paibigay kayo sa nanay at tatay niyo. Tama po ba yun? Dun sa scholarship money niya. Tama ba? Sir. Colonel Odonyo. Si Colonel Odonyo. Sir, can you hear me? Yes. Di ba sir, sabi niyo sa akin na yung allowance ninyo sa PNA, sinisave po ninyo para maibigay po ninyo sa nanay at tatay ninyo? That's correct. That's correct. Actually, yung allowance namin sa PMA, when I was there, 300 pesos a month. Doon sa 300 na yun, pinipili kong maipon yung 100. Opo. So after 2 or 3 months, nakapagpadala ko sa parents ko, 200, 300. So, yun naman, nung mga panahon yun, medyo malak rin na konti yun, nakakatulong na rin ako. 1950s yun, sir. Tama po ba? 1950s. Yes, 1960s. 1960. Siguro mga 10,000 yan ngayon. Well, it could be. I'm not sure. So, go, yeah. To continue, Attorney Glenn Chong. So, yun ang ibig kong sabihin. Alam nyo, naiahon actually ni Colonel Odonyo yung kanyang pamilya sa kahirapan. In other words, you might call it a misfortune na sinilang ka sa mundong ito na mahirap. And yung mga mayayaman, they are very fortunate enough. But it does not mean that your misfortune will be your destiny forever. Di ba ba, mga kababayan? Si Colonel Odonyo, yung kanyang pamilya, sinilang sa kahirapan. Tapos, by his sheer guts and determination, na iahaw niya yung kanyang pamilya from the rock of poverty. So, ibig sabihin, ang solusyon nasa atin. Nasa atin din yun, mga kababayan. Now, dito sa problema ni Smartmatic, na parang linta na dumidikit sa atin at sinisipsik yung dugo ng bawat Pilipino, ang solusyon ay wala sa kanila, nasa atin din. Kailangan nating lumaban this time para matanggal ito. Dahil itong administrasyon na to, busy na sa pagprepara sa 2025 dahil hawak nila yung Smart Money. Yes. Yun nga po ang nakikita ko, no? Colonel Odonyo and Attorney Glenn Chong. So, Colonel, kailan nyo nakita o, you know, na-obserba, napag-aralan na meron ngang naging dayaan nung nakaraang halalang 2022. Kasi to be honest with you, sa mga vlog ko, nabanggit ko na to, May 9 pa lang, nakakaramdam na ako ng talagang may dayaan. Alright? But there you are, and may kasama po kayo dyan eh, marami sa grupo ninyo, na nagsasalita na sinasabi ninyo based sa inyong thorough investigation na nagkaroon ng 20 million votes
na transfer within less than an hour, which is impossible. So, paano nyo po ito? Dahil sabi nyo kanina, kayo yung unang-unang nakakita nito. Paano po kayo nag-start na magsaliksik? Actually, ang dalawa ni General Rio, nagkausap kami, sabi ko, Eli, pababayaan ba natin yan? Halatang-halata man mong ginagago tayo ng pumilik. So, sabi ko, pwede bang i-analyze mo? And once I become convinced na talagang may dayaan, lalaban ako kahit mag-isa ako. Ang ginawa naman ni General Rio, kumuha pa silang dalawa. Dun, kaya naging 23 sila. Lumapit sila sa COMELEC to ask for proof ng transmission ng 20 million votes. Apat na buwan silang naghintay, hindi binigay ng COMELEC. So nakita ko na medyo wala itong papakita sa amin. So ang ginawa nila General Eli, nagpunta sila sa Supreme Court. Nagpunta agad sila sa Supreme Court, which I would say premature at that time. Kasi mayroon pa bang steps eh. So pumunta sila rin, sabi ko, Eli, sabi ko sa kanya, nagsisir sa akin yung kahit general yun eh. Eli ka ako, sige, doon na kay Supreme Court, ako nang bahala dito sa COMELEC. Ako ang lalaban sa kanila. True enough, nagsimula na akong bumbahin yung COMELEC. Panayasulat ko, sinabihan ko sila, I'm doing this in accordance with my constitutional right for access to information from any government agency. Yun ang hindi ginawa ng Tata yung trio, humingi lang sila ng copy. Ako hindi, no, you cannot ignore me. This is my right under the Constitution. Pero just the same, ilang buwan ako naghintay, hindi nila binigay. So alam ko na talaga, walang ibibigay sila. So in the end, ng bandang March 20, sinabihan ko na sila, sige, this is my final demand. Pag hindi pa nyo binigay sa akin ito, babanatan ko na kayo sa Congress. Yung aking impeachment complaint, yung aking articles of impeachment, ready na ako. So medyo natakot itong COMELEC. So okay, we will give you our transmission logs on March 23. So tuntwa naman ako, finally, makikita. Kasi yung kanilang, you do it, you're lost. You do not do it, you're lost. So anyway, nagpakita sila, pumunta kami ni General Eli sa COMELEC. Sumama sa akin, so good, sabi ko buti. Akalaan mo yung pagbuklat lang namin ng envelope, ay niloloko kami talaga. Hindi naman transmission logs yung pinakita sa amin. Hindi naman namin, yung pinigyan nila reception logs, hindi naman namin kailangan yun. So sa madalang salita, niloloko kami. So ang naging tawag ko doon sa logs na yun, deception logs. Ako, wow. Mr. Chairman, you are deceiving us, you are deceiving me, you will deceive the public. So I call this deception logs. Pero awa na Diyos, hanggang ngayon wala pa yon. So hindi pa po pinapadala ng COMELEC itong transmission logs up to this moment? No, wala sila pinadala. So yung lahat ng pinagagawa ni Chairman Garcia just proved na talaga wala sila. They didn't have that 20 million votes. Doon nagkagulo. Akala mo 1 hour na doon nakapasok na yung 20 million votes. Naipasok na sa system eh. Wala pa yung mga election returns, naipasok na sa system. Kaya within 1 hour, nagsalita na sila, panalo tayo. Hindi pa nagbibilang. Actually, panalo. I was there po eh. I was part of it ng panalo tayo. Hindi ko alam na during that time pala, meron ng milagro na nagaganap. So, Attorney Glenn, ano gagawin natin dito? Since, instead of transmission logs, ang binigay ay deception logs. So, anong gagawin dapat ng tao kaya? Mama, kababayan, ang ni-request po nila General Eli Rio at ni Colonel Leonardo Odonio ay transmission logs. Itong transmission logs po, ito po yung record ng mga transmission doon sa telco. Telco yan, galing sa telco yan. The transmission logs from the telco side. So, ang binigay, sabi nga ni Colonel Odonio, nung binuksan nila, reception log. Ito yung record ng pagtanggap ng resulta doon sa transparency server. So magkaiba po yan. Magkaiba yan. Kung natandaan po ninyo, ma'am, sinabi ko po, ang ni-request po na Colonel Odonio ay Apple. Ang binigay po ni George Garcia ay Guava Apple. So kaya tama po yung sinabi ni Colonel Odonio, these are deception logs. So in short, mga kababayan, walang maipakita ang COMELEC at Smartmatic na dumaan yung 20 million votes sa telcos.
Kasi wala silang transmission log na maipakita eh. Otherwise, humingi na po yung TN Trio, humingi din si Carnadol Udonio separately. Hanggang ngayon, walang maibigay-bigay. Nagbigay nga, pero transmission reception log ang binigay. In a way, there's an element of deception. Totoo. Mm-hmm. Eh kung pera pa, pinag-usapan natin, kasuhan mo na si George Garcia Kernel ng estafa. Oh. Kasi, ang iningi niyo transmission lang ang binigay at reception lang. So, ang possible ba 'yon? It all boils down to the fact na it all boils down to the fact na walang hindi dumaan yung 20 million votes sa mga telco. And mind you, mga kababayan, si Smartmatic is very silent about it all. Mm-hmm. Hindi sumasagot si Smartmatic, nagtatago. In fact, sabi ni Colonel Udonio, na wala daw ang address ni Smartmatic dito sa Pilipinas. Yun na ngayon, yung mga magnanakaw, magtatago talaga, especially pag pinag-uusapan na yung pagnakaw ng boto nila. So, going to your question, andyan si Colonel Udonio, andyan si General Rio, we have to band together, mga kababayan. Kailangan nating magkaisa, ilabas po natin kahit sa social media, hindi naman yun, I know, kinokontrol po nila yung social media natin. Media. But nobody can control the entire population of the Philippines kapag lumaban po tayong lahat. Yeah. So, mga kababayan... So, simula lang po ito kasi... Bye. Sige po. Go ahead, Attorney Glenn. Attorney Glenn Chong. We have to wrap up our... We have to wrap up this fight. Si Kernel, si General Rio, and many others. Tayong lahat, actually. Dahil by the middle of September... baka ibigay yung kontrata kay Smartmatic. Yun yung sabi ni George Garcia. Yung bidding process will start by the middle of September. So, we have 3 weeks to go. We need to fight this head on. Yeah. Mm-hmm. So, yun nga, mga kapalangga, mga viewers na nanonood ngayon. So, nandito, kasama natin si Colonel Udonio na 80 years old, mag-80, sir. Kung tutuusin, pwede na po kayo mag-enjoy na lang at mag-relax-relax na lang, enjoy your retirement, di po ba? But andyan po kayo, still, kasama namin ng ating mga kababayan na gusto ninyong magkaroon ng clean and honest election. Kanina nga, napag-usapan natin, talagang pinag-aralan ninyo together with General Rio na mayroon talagang dayaan, naglumapit kayo sa COMELEC, tapos nagkaroon ng... yun na panloloko na naman, instead of transmission lag, deception lag, o reception lag ang binigay sa inyo. So, nakakalungkot po. And, but, by seeing you na lumalaban, ay yung mga kabataan na nanonood sa atin, I hope mahawa po sila sa iyong katapangan at iyong patriotism. So, idealism. Yeah. Idealism, patriotism. Kasi, yun, kasama dyan ang pagmamahal sa bayan para gusto mong 'di ba? Mahal niyo yun po yung bayan eh. Mahal niyo yung Pilipino kaya from your humble beginnings, 'di ba? From mahirap tapos ngayon okay na kayo. At alam ko sa puso ninyo na gusto din ninyo na maranasan ng mga Pilipino yung maayos na trato ng isang gobyerno. But anyway, sobrang maigay nga po usapin dito sa dayaan na ito. At kami ni Attorney Glenn Chong ay ilang beses na kami nag-interview about it. Siguro, Colonel Udonio, napanood nyo din yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos, di ba? Nung natalo siya nung 2016 na sinasabi niya, kiniklaim niya na nadaya siya at sinasabi nga niya, ang Smartmatic ay nandyan sa Pilipinas not to sell that machines, counting vote counting machines but to sell the cheating. So what is your view about that? Narinig niyo 'yun. Ano po ang pakiramdam niyo na ngayon? Dead ma o wala na siyang pronouncement dito sa dayaan sa Smartmatic na ito o yung katiwalian ng Smartmatic? Wala naman silang masasabi kasi talo sila eh. Talo sila sa amin. Talong-talo, wala silang maidepensa sa mga sinasabi namin. Like yung nakaraan, yung kahuli-huli ang ebidensya na napakita ni General Rio, yung sinatawag na IP. Uh-huh. IP, whatever that is. Hindi ako masyadong technical. Anyway, doon talaga nagkabukuhan. Apo. Yeah. Doon nagkabukuhan dahil yung IP,
tinignan ni Eli Rio, out of 98, ang mga 98%, isa lang number ng IP whatever, hindi ko alam. Address. IP address. Ito lang yung 98%. Apo. Eh, isa, ako naman, layman ako, ang palawan ng Korean para maintindihan ng mga tao, ipagpalagay mo meron isang libo na bahay na may landline. Ang sinasabi ng mga gago na ito, 980 na landline, isang numero. Paano kung may wala yan? Ano ba naman yan? That's the simplest way of showing na talaga nagdaya sila. Ay hindi naman natanggihan na yun ni ano ni Garcia. Pinapaikot-ikot niya pero ganun pa rin ang balik. Gumamit sila ng isang IP lang for 98% ng mga precinct reports. Huli na sila ron. Wala na silang maiano ron. Wala na lang. Walang-wala na. Tarong-tarong sila. Colonel Odonio, ano sa tingin mo is, you know, marami nagsasabi na isang taon pa lang si Bongbong Marcos at dapat natin siya bigyan ng chance to prove himself. Ikaw, in your personal view, in your personal observation dyan sa Pilipinas, ano po ba ang nakikita ninyo sa status now ng ating bayan in terms nga dito sa ating, of course, pangkalahatan, yung pag-manage siya sa gobyerno, at dito nga sa issue natin lagi sa pagkaroon ng patas na, you know, na botohan o patas na bilangan ng ano boto. Ano po ba ang pakiramdam ninyo, sir? On the whole, sasabihin ko, this man is incompetent. He should not be president. He should not have been president in the first place. Eh, pero itong gagong Supreme Court natin, disqualified na nga siya. Kinualify pa. Under the law, hindi ka pwedeng ma-qualify na tumakbo as a candidate if you were convicted of a crime involving moral turpitude. Napakaliwanag. Pero yung Supreme Court, ginawa pa rin siyang qualified. Can you imagine naman? Nakakasakit ng dibdib ba? Lahat ng maliliit na tao, mahuli lang sa kalsada, hinuhuli na nila. At paano ito? Nakakasakit ba ng dibdib? Especially yung nakikita mo ng Katolikong nagdaan sa hirap, yung mga mahihirap, inaapi ng gobyerno, hindi pwede yan, lalaban tayo. Lalaban, hindi pwede, hindi talaga. I believe you may, hindi. Kung ipipilit pa nila yung Smartmatic, gulo yan. I promise you, gulo yan. Opo. Lalaban ako sila. Pata yan. Hindi. Ate Claire, ma'am, Attorney Glenn Chong, go ahead. It was not the Supreme Court. It was the COMELEC who ruled na he is qualified. Hindi ang Supreme Court, sir. It's the COMELEC. Alam mo naman yung COMELEC, they can always bend their interpretation of the law. For example, si Governor Rosal ng Albay, nanalo. After a while, tinanggal ng COMELEC on very flimsy grounds. Simply because ang kalaban ni Governor Rosal, Vice Chair ng House Appropriations Committee, kailangan ni George Garcia ng perang pambayad kay Smartmatic. Yeah. No, ang Anwaray, tinanggal. Oh. Yeah, by the way, that's another issue. Pag-usapan natin. Actually, you know, I don't know if you read about it also, both of you, na nabasa ko nga yung Anwaray ay na-disqualified dun sa parang, tama ba, Attorney Glenn, tulungan niyo ako, 10 years ago na kanilang offense. Paano, ano nangyari po dun sa Anwaray? Yung party list, bakit sila na-disqualified? Quickly lang, ang nangyari nito is way back in 2013, dalawa ang umupo sa Anwaray, si Ben at saka yung sister niya. Pero si Ben Noel, I know him, kasama ko siyang congressman dati. Well mga kaibigan, nakakalungkot nga ang isipin na nagkaroon ng dayaan noong 2022 election. Kaya naman ang kahilingan ni Attorney Glenn Chong at ng maraming netizen at nag-iimbestiga sa Smart Magic na ito ay talagang dapat nang matanggal dahil pinaghahanda na naman nila ang pandaraya at pambabayad dito sa Smart Magic na ito. Magbalik na lang tayo sa mano-mano na bilangan. Mas mabuti pa ito at makakaiwas ka talaga sa dayan kung may magbabantay talaga sa mga bilangan ng botante. Ito ang kahilingan ng nag-iimbestiga sa Smartmatic
kasi nga laging may dayaan na nangyayari. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.